So today's video po guys, ang pag-uusapan po natin ay about naman po sa usapang negosyo. So hello guys, welcome back to my channel. It's me again, your coach Maricel. So today's video po guys, ang pag-uusapan po natin ay about naman po sa usapang negosyo. So ang usapang negosyo pong ito is makakatulong po ito sa inyo para magkaroon po kayo ng mga ilang idea or ano po ba yung ating mga dapat i-consider bago po tayo pumasok sa isang negosyo. So ito po guys is makakatulong po sa inyo lalo na po kung bago ka pa lang po mag-i-start sa iyong pagbi-business. So guys, before po na mag-start po ako, kung ikaw po ay baguhan pa lang sa aking channel at ngayon lang nakarating sa aking channel, please subscribe and hit the bell button below para naman po ma-notify kayo ng aking mga new uploads ng mga videos about po sa motivation tutorial, especially in business topic. Simulan na po natin. So ang ito po yung kauna-unahan po na dapat po nating i-consider bago po tayo mag-start sa or mag-open ng ating business. So ito po is yung number one po, yung products. So syempre po, bago po tayo mag-business, syempre, kailangan po may products po tayo na kailangan po natin na ibenta. So ano po ba yung products na mabili and then yung araw-araw na ginagamit ng mga tao at ginagamit mo at ginagamit po ng lahat ng tao. So, yun po yung dapat po natin i-consider. So, number one po yan, yung sa products. So, sa number two po is yung sa kung ito po ba ay necessity. So, ibig sabihin po, kung ito po ba is yung product na inyong ibebenta, ito po ba ay parte na ng araw-araw na buhay ng tao. Kumbaga po ay ito po ang products na ibebenta natin ay parte na po ba ito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating mga consumer or ng ating pagbebentahan. And then number 3 po, ito po ba ay basic needs? So ito po bang products na ibebenta natin is araw-araw po ba itong hinahanap or araw-araw po ba itong kailangan ng mga tao. So number 4 po is yung easy to sell. So syempre po, kung kukuha po tayo ng products, dapat po is napakadali po natin ito na maiibenta sa market. So ano po ba yung mga products na iisipin natin? Ano po ba yung mga products na kailangan natin na ibenta para mas mabilis po natin ito na ibenta sa kanila, sa mga consumers po natin. So yun po yung ika-apat po na dapat po natin i-consider sa pagninegosyo. So number 5 po yung place. So syempre po, kung tayo po ay magbi-business, kailangan po na hahanap po tayo ng lugar kung saan po tayo mas madaling makikita ng tao or mas madali po tayong makakapagbenta ng ating products. So ito po yung number 5 natin. So sa number 7 po or sa number 6, ito po ang products na to is all seasons. So ibig sabihin po nito, kung yung product po na ibinebenta nyo is siya po ba ay walang season na pinipili. Umulan or umaraw man, hinahanap pa rin po siya ng mga tao or hinahanap pa rin siya ng ating mga consumer kasi kailangan po nila ito or sinasabi nga po basic needs na po or necessity na po siya ng mga tao. So yun po guys, yun po sa all season, yun po yung sa number 6. And then sa number 7 po, easy to carry. So syempre guys, dapat po kung meron po tayong dapat pa rin i-consider sa pagbi-business, kailangan po madali po or madali po natin itong maihahandle or kumbaga po kahit nasan po tayong lugar is pwede po natin itong ibenta. So number 8 po yung no need to rent. So
Siyempre, dapat din po natin i-consider ito, yung kailangan po na hindi na rin po tayo mag-rent ng ating pagpupwestuhan ng ating negosyo. So, napakalaking bagay po nito para po tayo ay magkaroon po ng less expenses sa pagre-rent ng pwesto sa ating pagbibusiness. So, ito po, dapat din po natin i-consider to. So, isipin po natin kung saan po tayo mas makakatipid at the same time, kumikita naman po tayo. So, yun po yun sa number 8. So, sa number 9 po is, kailangan po, meron po tayong automated inventory. So, ano po ba yung automated inventory? Ito po yung namomonitor mo po lahat ng sales, transaction, at earnings mo araw-araw. So, ito po yung dapat po is real-time. So, guys, paano po ba natin gagawin tong ganitong automated inventory? So, tayo po, mas mabilis po tayong makakapag-inventory kung in real-time po, nakikita po natin yung pasok ng ating income. So, guys, sa automated inventory po, mas mabilis po nating ma-inventory ang ating sales and ating earnings kung ito po is araw-araw po nating gagawin. So, kung may bumili, so, ililista lang po natin and then isa-separate po natin yung earnings or yung kita doon sa ating nabenta. So, sa number 10 po, syempre po, yung capital. So, guys, dapat po i-consider din po natin kung itong capital po ba na ating i-invest sa negosyong ito or sa business na to is kaya po ng ating bulsa. So, ito po is dapat din po nating i-consider. So, syempre po guys, kung ikaw po yung magbi-business, mas maganda po na mag-start ka sa maliit na capital or amount na iyong bibitawan sa pag-i-invest ng business. Kasi po, once po na ito ay lumaki at lumago or maging maganda ang takbo ng iyong business, napakasarap po ng pakiramdam ng na makikita mo yung iyong business na maganda na siya or malawak na kumikita na sa halagang ganito po kaliit na capital na iyong ipinuhunan. So, kung ikaw po guys is nag-invest ng mas maliit na capital and hindi po naging successful, for example po, hindi naging successful ang iyong business, so hindi ka po masyadong manghihinayang sa kapital na iyong binitawan. So, makikita mo po dito na yung kapital na nawala sa iyo is kaya mo pa rin pong i-provide. Compare po dun sa mas malaking puhunan na iyong binitawan tapos hindi naman po magiging successful yung business mo. So, napakalaking kawalan po nito para sa atin. So, kung sabi nga po, sa malaking kapital at hindi ka naman po nag-grow or yung business is hindi naging successful, so, napaka ano po nito, nakakapanghinayang po. So, hindi mo na po alam kung paano po ikaw muling mag-i-start at saan ka kukuha uli ng ganitong kapital para po makapagsimula ka po uli ng iyong negosyo. So, kaya po guys, yun nga po, sinasabi po ng mas marami ng mga investor, ang maliit na kapital ay mas maganda, is better than on higher on capital investment. So, yun po guys ang gusto pong iparating natin dito sa pag-i-invest sa business. So, ito po guys yung 10 bagay na dapat po nating i-consider bago po tayo mag-start ng business. Guys, meron po akong business na ngayon ay aking pong gustong i-share sa inyo. So, ito po yung kung ito po ay inyong nakikilala, isa po ito sa isa sa sikat na multi-level marketing and ito po is kilalang-kilala and sa ngayon po as talaga po kahit po siya ay pandemic, hinahanap po siya ng ating mga consumer. So, ito po yung company na aking ngayon ay aking
sinalihan or dito po ako nag-start sa pagbe-business. Ito po ang TPC or ang Telepreneur Corp. So dito po guys, halos lahat po ng binanggit ko dun po sa aking mga dapat i-consider sa isang pagbe-business is andito na po lahat sa TPC. So unang-una po, ang TPC po, bakit po ito ang aking pinili? Kasi yung pong products po nila is madalas po siya po yung hinahanap po ng mga tao. Kumbaga po siya is necessity. Necessity na po siya. So ito po yung number 2 na dapat po natin i-consider sa pagbi-business. Then bukod po sa pagiging necessity niya, basic needs din po siya ng mga tao. So siya po is madalas pong hanapin at siya po is madalas pong gamitin ng mga tao sa araw-araw. So guys, number 4 po is siya po is easy to sell. Madali po siyang ibenta kasi po siya ay dahil system nga po siya. So ang products po namin dito is yung pong e-load. So ito pong e-load na to is madalas po siyang hanapin ng mga tao. So siya po is basic necessity and basic needs, and then siya po is easy to sell, and then no need to rent po kasi po kung ikaw po ay nag-avail ng TPC as e-loading, so kahit po nasa bahay ka lang is pwede mo po itong patakbuhin or pwede ka pong mag-business kahit po ikaw ay nasa bahay lang. So number 9 po is siya po is automated inventory. So mabilis po or madali lang mo po makikita yung sales mo dito and then yung income. So once po na may nagpa-load sa iyo, for example po may nagpa-load po sa iyo ng Altex 10, then ang patong po natin dito is or ang ads on po natin dito is 3 pesos. So kita na po agad natin yung ating sales and then yung ating income. And sa number 10 po, syempre sa capital po is talaga naman pong dito po ay meron ka pong capital na mababa lang na pwede ka pong mag-start sa 300 pesos as retailer. Meron ka na po ditong system and pwede ka na rin pong mag-load all network. So sa halagang 300 po, meron ka na pong 100 na load wallet na pwede mo na pong simulan sa pagbi-business. So ito pong 300 pesos na to, guys, ito po is yung SIM activation po. So yung SIM mo i-activate ko. So ito po 'yon. And then pag na-activate po ito is pwede ka na pong mag-load all network. And then, kung gusto mo naman po ng mas malaking kita or mas malaking paraan or ways ng income. So, i-avail nyo po yung aming silver package na 2998. So, ito po is marami ka na po ditong magiging source of income pagdating po sa pag-avail mo po ng dealership package. So ito po guys is kung interested ka po, lahat po ng TPCian or ng TPC member po is pwede po kayo mag-inquire sa kanila para po malaman nyo kung paano po yung ganitong klase ng pagbi-business. Yun lang po guys and sana po ay marami po kayong natutunan sa aking itinuro ngayon. And thank you very much po sa inyong pakikinig and sa inyong pag-stay sa aking channel. So yun lang po guys and thank you very much and see you po on my next video and God bless us all. Bye!